I-share ko sa inyo mga amigo kung ano po yung wala sa Honda Click 160 na meron sa Airblade 160. Sa mga Megs, Miglibs here, your major brother. So ngayong araw na ito ay gagawin naman tayo ng panibagong video. Nandito po tayo sa Honda Duex sa Poblacion Panglao. Dahil ngayong araw ito mga Megs ay may isa-share po ko sa inyo na motor ni Honda na nilabas ngayong 2022. Actually dati mga Megs may nilabas na po ito na 150cc. At alam ko na familiar na sa inyo to. Dahil ito po yung mga Megs yung ito yung kanilang new Airblade 160cc na special edition. Napaka-bulky mga Megs, diba? Angas pa rin talaga ng Airblade. So ngayon mga amigo, no, isa-share ko sa inyo kung ano yung makikita ko at kung ano po yung mga ramdaman ko sa motor na ito. So yung specs nito ay nasa screen lang po natin dahil hindi naman tayo expert sa pagdating sa specs. So yun nga, no, kung ano talaga yung mga nakikita natin at nararamdaman dahil biglaan lang kasi mga Megs yung vlog na ito. Wala pong kaplano-plano, pumunta lang tayo dito at nag-vlog. Kaya tara mga Megs, simulan tayo ng vlog for the day. Kaya montage, pasok! I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change. I-share ko sa inyo mga amigo kung ano po yung wala sa Honda Click 160 na meron sa Airblade 160. Sa looks naman, same naman sila na pogi. Mas malapad lang talaga yung Honda Click 160 kumpara sa Airblade yan. Mas malapad siya. Ito yung nagustuhan ko mga amigo, yung kanyang taillight running dito. Ganda tingnan, diba? Napaka premium. Yan, no? Ganda yung looks. Tsaka dito mga amigo sa ligilid, oh. Ma-appreciate mo yan, eh. Ganda. Yun nga lang mga amigo, no, pagdating sa kanyang signal lights dito ay halogen po yan. Hindi po siya LED pa. Yan, no? Dito ang kita dito, halogen siya or bulb type, ika nga. Pero pagdating sa kanyang front light ay naka LED na po yan. Gusto ko yung uso niya dito at ito, ganda tingnan. So yun mga amigo, no, yung available plan na kulay nila dito ay ito pong kulay na matte dim gray metallic, di ba? Napaka social ng kulay. Pero mga amigo, kapag natatamaan siya ng araw, parang may pagkakulay siya na parang may pagka green na dark. So hindi ko ma-explain, parang ganun siya. Tapos may pagka-gray naman kapag medyo madilim kunti. Sa kanyang front suspension dito ay gumagamit po siya ng telescopic fork. At hindi ko lang alam kung anong brand ng kanyang front suspension dito. Hindi siya kita. Pero mga Megs, this motorcycle ay may features po ito na ABS, naka anti-lock braking system. So alam ko naman na familiar na sa inyo yung ABS na features, di ba? Sa front brake na, siyempre naka-disc brake po yan. At yung brand ng kanyang caliper dito is Nissin. Same sa PCX160, Nissin. Nissin Instant Mami Noodles. Ano po nila yung kulay, kaya naman napaka-attractive. Kulay gold na po siya. Yung size naman ng gulong niya sa harapan is 80x90 at 14 inches po yung size ng kanyang mags dito. So yung kulay ng kanyang mags dito is parang magpagka-powder black siya. Ganda rin po, no? Hindi siya glossy, magaspang po siya. Kaya swak na swak siya, hindi siya makapit sa mga dumi. Ganda ng lining dito mga Megs, no? Kita nyo? Appreciated, man. Ganda ng lining, oh. Tapos yung mga amigo, no, dito sa kanyang gilid ay mayroon pong 3D emblem na AD kulay gold. Ayan, oh. Tapos may decal siya na SP160 decals, ganda. Yung trademark ng logo ng Honda dito. Saka ito, kita nyo yung mga lining. Matte metallic siya, tapos matte black din po siya dito. Pero gustong-gusto ko dito mga Megs, oh. Ganda tingnan. Siyempre meron siyang maliit na windscreen dito para kapag nagpa-drive tayo, hindi po kawawa yung tiyan natin sa hangin. Meron siyang maliit na windscreen dito. Ganda. Tsaka mga Megs, oh, yung nagustuhan ko kay Airblade dahil meron pa rin po itong park brake. Ito yung meron kay Airblade na wala sa PCX160. Wala siyang park brake. So para sa akin, mas malagad-lagad na mayroong park brake.
Yung cash prize dito sa Duo Exam ay nasa 118,000, may down payment siya na 12,000, at yung monthly natin for 3 years 5,252. At yun, no, may rebate po yan na 200 basat om 10 po tayo na magbayad. Dito naman tayo mga mix sa kanyang gilid. Meron siyang premium quality dito na 3D emblem na Airblade. Yan, no, kulay gold. At may nakalagay na special edition. Tsaka sa OBR naman natin, yung apakan niya, yan, alloy na po yan, natunog. Kaya naman wala ka na pong bahala pati sa mga kalawang. Tsaka kita dyan man mga mix, yung kanyang footboard dito. Yun nga lang, no, yung footboard natin isang hanggang dito lang. Pero sabi nila, napaka-comfortable naman na pang long ride to. At ito naman, dito naman po yung gas tank natin. Yun nga lang mga amigo, no, yung problema lang kay Airblade dahil wala po itong side pocket. Yan. Sana nalagyan nila dito, no. O di kaya ito. Yan. Ito. Pwedeng gawan na side pocket yan, di ba? Sana ginawan lang nila, no. At yung nagustuhan ko rin dito is yung kanyang premium looks na upuan. Kulay brown siya. Tapos may leather siya na black dito. Leather din siya na brown at black. Ganda ng mga stitches, oh. Yan, oh. Mga lining. Saka sa grab bar natin is a matte gray siya. Yan. Ganda. Ayos. Satellite natin is LED na po yan. Kaso nga lang, no, sa kanyang signal light is halogen. Hindi siya LED. Pero yan, no, once na may mga extra income ka na, pwede mo naman yan palitan ng mga LED. Sa rear fender natin, malapad siya. Kaya man, wala ka pong bahala po dito sa mga basang kalsada. Hindi po kawawa yung bear natin. Yan, no? Ito yung may ilaw siya para sa plaka. May reflector para zero visibility plus gabi. Kitang-kita. Siyempre sa air filter natin. Siyempre mga mismo, this motorcycle ay powered by SEP Plus. So, naka-enhanced smart power plus na po ito. Same sa PCX160. At same sa Honda Click 160. Dito nga lang mga mismo, dahil dito sa kanyang rear brake ay naka-mechanical drum brake pa rin po ito. So, sana, no? Naglabas na lang si Airblade na naka-disc brake na siya. Pero yun nga, no, siguro kapag naka-disc brake to ay iba din talaga yung kanyang selling price dito. So medyo mamahal siya. At yung nagustuhan ko dito mga mix kay Airblade dahil naka twin shock absorber na po yan. So dalawa na po yung kanyang suspension kumpara kay Click 160 na isa lang po. Ito dalawa. Yeah, for sure na maganda yung play nito kapag dumaan ka sa mga matagtag na lugar o kapag mag-top speed ka. Tsaka medyo malapad mga miss yung kanyang mat guard dito. Kaya for sure, swak na swak to. Hindi kawawa po yung engine natin sa loob. Yan, no? Ang ganda ng rear suspension niya dito. Parang meron siyang screw sa loob. Ganda. Ganda. Quality. Yung size pa ng gulong natin sa likuran is 100 by 80 at 14 inches po yung size na kanyang mags. Hindi siya ganun kalapad, kaya okay naman to na pang banking. Mahalaga, tubeless. At siyempre, naka, ano na yan mga mix, naka powder black na po yan. Ito naman ng mga mix, no, sa kanyang muffler. Yan, so naka premium pa rin po, no, quality. Ganda ng muffler niya pa rin, no, classic. Meron siyang head guard na malapad. At yung ating simpleng muffler lang, yan, no. Simple lang po yung design ng kanyang muffler. Same pa rin sa version 1 nila na 150cc. Same pa rin po. So maganda naman po. At saka yung cover ng kanyang radiator is same din po sa design ng Honda Click 160. So ayos mga amigo. Kaya for sure bagay na bagay sa inyo yung motor na ito. Yung gas tank niya andun, kaya for sure malapad to. Malapad yung kanyang upuan dito. Ito naman pala mga mix yung underseat storage ng Click 160. Yan. So sakto lang po yung lapad niya at lalim. Swak dito yung mga helmet na parang sombrero. Pero yung half face helmet, hindi ko lang alam kung swak dito mga mix, no. Dito po yung coolant natin at yung gas tank natin. Tsaka wala siyang spring, kaya kapag ganyan yan mo, bagsak yan sigurado. At syempre sa Airblade, tingnan natin yung kanyang underseat storage. Yun mga mix, puchik malapad mga mix. Yun, no. Kaso nga lang, no, yung mga full face helmet natin, hindi pa rin po kasya dito. Siguro yung small, swak dito. Pero yung half face pwede. Tsaka yung mga mix, no, meron siyang parang ano dito, harang. Siguro kapag may mga rinko tayo na basa, pwede dito. Kasi may butas-butas dun sa loob, kaya yung tubig papasok dun. Yung mga basa natin, pwede dito. Tsaka meron siyang ilaw dito mga mix. LED na po yan. At ito po yung charger port natin. Kaya naman kapag nag-charge tayo, safe na safe po yung cellphone natin, hindi mabasa. Especially kapag mag-ride ka ng ulan dito. Ganda, safe yung cellphone natin. Ito yung mga upuan, hindi siya madali.
Kaso nga lang, no, wala siyang spring, kaya pag ganyan mo, magsak siya diretso. Kaya dandahan lang tayo kapag nag-close tayo ng ating undershoot storage.